You love me? Kaya dahan-dahan akong tumango at dinuro siya. Yes! I love you! I fell in love with you! Akala ko hindi ako mahuhulog sa iyo because I remind myself every day that this is just an arranged marriage. Walang feeling sa mabubuo dahil para lang to sa kumpanya namin ng pamilya ko. But I was wrong, Drake. Umiling ako at muling nagpatuloy. Because of the way you treat me, the way you respect me, the way you hold me, the way you kiss and hug me felt so real, Drake. Kaya nagising na lang ako isang araw. Mahal na kita. Tuluyan na ako nahulog sa'yo. Drake, pinigilan kong sarili kong mahulog sa'yo. Pinigilan ko pero ayaw ng puso ko. Habang tumatagal ang pagsasama nating dalawa, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Alam kong nararamdaman mo, but you remained silent, Drake. You remained silent and it kills me. Pag-amin ko. At tuluyan ng humagulgol. Kaya naramdaman ko ang mainit niyang braso na pumapalibot sa katawan ko. Ayokong umamin sa'yo dahil ayokong masaktan. Ayoko kasi hindi ko alam kung anong nararamdaman mo sa akin. But today, I can't stop myself from confessing to you. Kinain na ako ng selos, Drake. I love you. I really do. Naiiyak kong saad. Kaya naglakas loob akong tumingin sa mga mata niya at hinawakan ang pisngi niya. Napapikit naman siya at kitang-kita ko ang paglunok niya. Nang magtama ang mata naming dalawa, ay kitang-kita ko ang pangingilid ng luha niya. Oh God! Samantha! Oh God! Paulit-ulit niyang sambit at muli na naman niyang kinagat ang labi niya at napaiwas ang tingin. Drake, do you have feelings for me? Kahit kaunti lang? Meron ka bang nararamdaman para sa akin? Lakas loob kong tanong, kaya natigilan siya at napatitig sa mga mata ko. Ako naman ay parang isang bata na naghihintay ng kasagutan. Pero halos manlumo ako at madurog ang puso ko nang makita ko ang pag-iwas niya at pinangkuna ko. Let's go to sleep, Samantha. It's getting late and you're drunk. Formal na saad niya. At nagsimula nang umakyat sa taas. It means wala. I'm rejected. Wala siyang nararamdaman sa akin. But at least I know to distance myself from now on hanggang sa mapawalang bisa ang kasal namin. But it hurts. It fucking hurts. Ako naman ay napapikit at mahina siyang pinalo sa dibdib. Hindi ko alam kung nasasaktan ko ba siya sa ginagawa ko. O hinahayaan niya lang ako na ilabas ko ang nararamdaman ko sa kanya. I hate you because you don't have feelings for me, Drake. But I hate myself even more because I'm hurting and I'm expecting that you have feelings for me too. Puno ng hinanakit kong bulong nang mailapag niya ako sa kama. I'm sorry, Samantha. I can't answer you right now. Yun lamang ang huli kong narinig bago ako lamunin ng antok dahil sa kalasingan ko. Pagising ko kinabukasan ay napahawak agad ako sa ulo ko. Pilit kong inaalala ang nangyari kagabi dahil ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Pero nanlaki na lamang ang mata ko at napahawak sa bibig ko nang maalala ko ang katangahan ko kagabi. I confessed to him. I confessed to Drake. Shit! Alam na niya! Alam na niyang mahal ko siya! Anong gagawin ko? Damn it, Samantha! Kahit iwasan mo siya, ay nasa iisang bahay lang kayo. You should face him. Huwag kang duwag. Ikaw ang umamin, kaya panindigan mo yan. Magkunwari ka na lang na wala kang maalala kagabi. Kaya kahit nanghihina, ay pilit akong tumayo at bumaba na. Pagbaba ko ay katahimikan ang bumungad sa akin. Umalis na ba si Drake? Masyado naman yata siyang maaga sa pagpasok. Alas 6 pa lang. Alas 8 ang pasok niya. Siguro ay iniiwasan niya ako. Kaya kahit nasaktan sa naiisip ko, ay huminga na lang ako ng malalim para magluto ng pancakes sa agahan ko. Habang hinahalo ko ang pancakes, ay halos mapatalon ako sa gulat nang maramdaman kong may yumakap sa akin. Biglang sumikip ang puso ko nang maamoy ko ang pamilyar niyang pabango. Good morning, my lovely wife. Is that pancake? Magiliw niyang tanong at naramdaman ko naman ang mabilis niyang paghalik sa pisngi ko. Calm down, Samantha. Calm down.
Sana'y wala siyang sabihin ngayon tungkol sa pag-amin ko kagabi. Kaya inayos ko ang sarili ko at sumagot. Yes, I thought pumasok ka na sa trabaho mo. Oh, where did you go? Pilit kong pinaayos ang boses ko at mas lalo namang humigpit ang yakap niya sa bewang ko. Nag-jogging ako. How about you? Are you okay now? Sasamahan mo bang manager mo mamaya sa pagmumol? Pagtatanong niya pa kaya muli kong pinakalma ang sarili ko. Yes. Papasok ka ba? Pag-iba ko ng usapan at naramdaman ko naman ang pag-iling niya. I have to do something too. Enjoy your day, wife. I'll be waiting for you later. Anya, at doon ay alam ko sa sarili kong wala na talaga. Hindi na ako makakaahon pa sa pagkahulog kay Drake. At kahit gusto ko nang lumayo para hindi na masaktan, nananatili pa rin ako sa kanya. Hinayaan ko ang sarili kong gawin niya ulit ang ginagawa niya sa akin. At sa bandang huli, aasa na naman ako. Pero sa huli pa naman ako masasaktan at magsisisi. Sa ngayon ay susulitin ko na muna itong ginagawa sa akin ni Drake. I confess to him. Pag-amin ko nang makaupo kami ni manager sa upuan. Katapat ko lamang siya at halos maibugan niya sa akin ang milk tea na iniinom niya. Kung di niya lang napigilan ang sarili niya. You what? Umamin ka sa kanya? Paninigurado niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tumango. Umamin ako sa kanya. Ano nangyari? Anong sinabi niya sa'yo? Pag-uusisa niya pa. Kaya saglit akong natigilan at muli siyang sinagot. He rejected me. Pain was evident in my voice kaya nagtaka naman siya. I mean, paanong rejected? Straight to the point? Tinanong ko siya kung may nararamdaman ba siya sa akin pero wala siyang sinagot. He can't answer me yet, manager. It means I'm rejected. Pagtatapat ko, kaya napailing na lamang siya. Ay gaga! Nanlalaki ang mata ko sa sinabi niya, kaya hindi ko na mapigilan na pagtaasan siya ng boses. What did you say? Malamang hindi ka pa niya masasagot kasi nasa state of shock pa lang ang asawa mo. Imagine, bigla ka na lang umamin, tapos tatanungin mo siyang ganon? Malamang sa alamang, Samantha, nagulat mo na ang asawa mo kaya hindi ka niya sinagot agad. Porkit hindi ka lang sinagot ay rejected ka na. Mahabang paliwanag niya. Kaya napaisip naman ako. Alam niya ba ang nararamdaman ni Drake? Paano mo naman nasabi yan? How can you be sure that he's still in shock? Parang tanga kong tanong at napairap naman siya. Una sa lahat, hindi ka susundan ni Drake sa Paris dahil namimiss ka niya. Pangalawa, kitang-kita ko sa mata niya na mas masaya siya sa'yo. Pangatlo, kitang-kita ko kung paano magliwanag ang mukha niya at magdingning ang mga mata niya kapag nakikita ka niya. Sagot naman ni manager at napakagatlabi naman ako. Alam kong napapansin ko rin yan pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil ayokong umasa na may nararamdaman din si Drake sa akin. Baka natutuwa lang kasi siya sa akin. Samantha, give him some time and space to clarify his feelings for you. Baka nagulat lang siya. Kung wala man siyang nararamdaman sa'yo, eh ikaw na ang unang bumitaw sa marriage niyo. Suggestion niya, dahilan para mapaisip ako. Tulala akong pumasok sa gate namin. Mabuti na lamang at hinatid ako ni manager. Pagbukas ko ng pinto ng bahay namin ay bumagsak ang balikat ko dahil walang bakas ni Drake. Siguro ay may pinuntahang importante. Kaya hinubad ko muna ang heels ko at diretsong akyat na. Habang papaakyat ako ay naaalala ko pa rin ang sinabi ni manager. Kung wala man nararamdaman sa akin si Drake, ay ako na dapat ang unang umalis sa marriage namin. Ang tanong, makakaya ko ba yun? Lalo na at hulog na ako sa kanya. Kaya napailing na lang ako at saktong pagbukas ko ng kwarto ay umawang ang bibig ko sa gulat. Ang lalaking kanina ko lang iniisip ay nasa harapan ko ngayon at may hawak na isang bungkos ng asul na rosas. Kaya nang makita niya ako, ay ngumiti siya ng matamis at nilapitan ako. What's this for, Drake? Naguguluhan kong tanong. This is for you, wife. I wanna tell you something. I'm confessing my love for you. He's going to confess? Nabibingi ba ako? Nananaginip? O baka naman nalasing pa ako? Kaya mahina akong tinampal ang sarili ko. Dahilan para kunutan niya ako ng noo. Why are you doing that to yourself? Pagtatanong niya. Kaya natulala naman ako at napaturo sa hawak niyang bulaklak. Totoo ba talaga to? Parang ewan kong tanong. Kaya natatawa naman siyang lumapit sa akin at ibinigay ang bulaklak. Napapikit na lang ako nang haplusin niya ang pisngi ko at halikan niya ako dito.
Hindi ko mapigilang kiligin dahil sa ginagawa niya. Hey, open your eyes. Look at me, wife. Masuyong wika niya. Kaya unti-unti kong minulat ang mga mata ko at nagtagpo ang mata naming dalawa. Nahigit ko na lamang ang hininga ko nang umiti siya. Sobrang gwapong nilalang talaga ng lalaking to. Kainis! Am I dreaming? Mahina kong usal na sinagot naman niya. No, you're not dreaming. This is all true. Sagot naman niya at muli kong inilibot ang mata ko sa kabuuan ng kwarto namin. May mga petals na nakasabog sa sahig hanggang sa veranda kung saan nandun ang mesa at may pagkain na. Alam kong siya nagluto dahil alam ko ang amoy kapag siya. Napangiti pa ako dahil may kandila pa na nakalagay sa gitna at wine. May rose pa na nakalagay sa isang vase at may background music pa. What a romantic setup! Samantha? Pagkuha niya ng attention ko, kaya mabilis naman akong napatingin sa kanya. I'm sorry if I didn't answer you that night. I was shocked and at the same time happy. Panimula niya, kaya mahigpit ang hawak ko sa bulaklak dahil nagsisimula na siya. Nagulat ako at nag-alinlangan dahil lasing ka kaya siguro nasabi mo lang yun. But no, I can see the pain, the hatred and jealousy in your eyes. Pero imbis na sabayan ka, imbis na umamin ako, pinigilan ko ang sarili ko. Not because I don't have feelings for you, but because I wanted to be special when I confess my love to you. Kinagat ko ang labi para pigilan ko ang kilig sa narinig. So it means he didn't reject me? Gusto niya lang paghandaan ng pag-amin niya sa akin? I hate you! Naiiyak kong saad, kaya niyakap niya ako at nararamdaman ko na lamang ang mahinang paggalaw ng katawan namin na tila sumasayaw kaming dalawa. Alam mo ba, nung una kitang nakita, gandang-ganda ako sa'yo kasi hindi ako makapaniwala na ang isang katulad mo na pinag-aagawan ay mapupunta sa'kin. Pag-amin niya, kaya napahigpit naman ang yakap ko at mas lalo kong siniksik ang ulo ko sa dibdib niya. At sabi ko sa sarili ko nung araw na kinsal tayo, ang swerte ko, hindi dahil nasa'kin ang pinakamagandang babae, dahil nasa'kin na ang matagal ko ng pinapangarap. Dagdag niya pa, kaya napatigil kami sa pagsasayaw. Ako naman ay tumigil ang mundo ko dahil sa narinig. Matagal niya na akong pinapangarap. Kaya para malinawan ay mabilis ko siyang hinarap. Anong ibig sabihin mo? Can you enlighten me? Pagmamakaawa ko, kaya hinaplos niya ang buhok ko at marahan akong hinalikan sa noo. Matagal na kitang mahal, Samantha. Matagal na. Kaya nga sobrang saya ko noon na ikaw ang ikakasal sa akin at hindi ang ate mo. Ramdam ko ang saya sa boses niya, kaya hindi ko mapigilan ang pamumuo ng luha ko. This is the first time when someone confessed to me like this, at ang taong gumawa nito ay ang taong mahal ko. Minahal kita mula sa malayo. Sinuportahan kita sa malayo. Dati, hinihiling ko lang na sana kahit malapitan ay makita kita. Then fate plays. Tumigil siya saglit sa pagsasalita at pumikit para pigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Kaya mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Biglang dumating ang papa mo. Nagmamakaawa sa akin na tulungan ko siya na isalba ang kumpanyo niyo. Ang sabi ko sa isang kondisyon, na ikakasal ka sa akin. Pero umayaw siya at ate mong pinalit sa'yo. Hindi sana ako papayag kasi ate mo eh. Gusto ko ikaw pero si papa ang pumayag kaya wala na ako nagawa. Hanggang sa mismong kasal natin, nagulat na lang ako. Ikaw ang ikakasal sa akin. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yun. Sobrang saya ko. Sobra pa sa sobra. Naging emosyonal na siya, kaya tuluyan na rin akong napahagulgol. Dahil doon ay kitang-kita ko ang pagtulo ng luha sa kanang mata niya, kaya mabilis ko itong pinunasan. God, I'm so in love with this man. I'm madly, deeply in love with him. Don't cry, pag-aalo ko, pero ngumiti lang siya sa akin. The truth is, you're the secret I want to reveal, Samantha. But seeing you happy with your passion makes my heart ache for some reason. Kapag pinubliko ko ang kasal natin, maraming magagalit sa akin, lalong-lalo na sa'yo. Kaya ginawa kong sikreto, kaya ginawa kong pribado kasi ayoko kitang masaktan. Paliwanag niya pa. Kaya napatangutango ako. I understand.
I'm sorry for being selfish and doubting you, Drake. Alam ko pinoprotektahan mo lang ako. Ayoko lang na yung pinaghirapan mong pangarap mo ay masisira na lang dahil sa akin. Dahil sa kagustuhan kong ipagsigawan ka sa lahat. Kaya ito, pareho tayong nahihirapan. Kaya umiiyak akong umiling at hinawakan ang pisngi niya. No, we'll get through this, okay? Okay? One day, we will tell them that we made it, Drake. We made it! Pagpapalakas ko ng loob niya, dahilan para lumiwanag ang mukha niya. I love you, Samantha, he sincerely said. After hearing those three words, I felt butterflies in my stomach. My heart began to beat wildly. He's the only one that I can see right now. I felt like I'm in a cloud when I heard those three words. He slowly leaned into me and started to kiss me gently. My tears started to fall one by one because of the happiness that I feel right now. I love you, Samantha. I love... Wife, wake up! Napasinghap ako nang marinig ko ang boses ni Drake. Mabilis kong binuksan ang mga mata ko at ang mukha niya ang unang bumungad sa akin. Kitang-kita ko ang pag-alala sa mukha niya kaya napakagatlabi ako. Nananaginip ako? Panaginip lang pala? Grabing panaginip naman yun. Pinaasa ako. Siyempre, umasa naman ako. What happened? Paano ko napunta dito? Pagtukoy ko nang ma-realize kong nasa loob ako ng kotse niya. Did you pick me up? Pagtatanong ko kaya napatango naman siya. Don't worry, I use my disguise so no one can recognize me. Tumawag sa akin ang manager mo na nakatulog ka raw sa sobrang kalasingan kaya pinuntahan na kita. Paliwanag niya kaya napahawak naman ako sa ulo ko. Saka ko lang naalala na pagkatapos naming uminom ng milk tea ay nag-aya si manager na uminom naman ng beer na sinang-ayunan ko naman. Naalala ko kung paano ko sunod-sunod inumin ang vodka hanggang sa hindi ko na makayanan. Nakatulog na pala ako at hindi ko alam na nananaginip pala ako. Are you okay now? Hindi ka ba nahihilo? Pagtatanong niya pa, kaya nanghihina akong tinanggal ang seatbelt ko na mabilis naman niya akong inalalayan. Nakahinga na lang ako ng maluwag nang makalabas na siya, kaya napahawak ako sa puso ko dahil sobrang bilis ng pagtibok nito. Kala ko pa naman totoo na. Hindi pala. Umasa na naman ako. Kung ano-ano kasing naiisip ko. Let's go now, wife. Pag-aya niya kaya tinanggap ko ang kamay niya at nagsimula ng maglakad. Akmang sabay na sana kaming papasok sa loob ng bahay pero pinatigil niya ako at pinauna. Mauna ka muna, may kukunin lang ako sa kotse. Paalam niya kaya wala akong imik na tinalikuran siya. Pagbukas ko ng pinto ay sinunod ko naman ang ilaw. Pero natulos na lang ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang setup sa loob ng bahay namin. May balloons na nakakalat sa paligid. May mga petals pa ng white roses sa sahig at may hugis puso pa na ginawa dito. May mga pictures na nakasabit sa isang lobo. At nang tignan ko ito, ay hindi ko maiwasang maiyak. Am I dreaming again? Pasampal naman at baka lasing pa ako. Kung ano-ano na kasing nakikita ko. Oh my gosh! Mahina kong naiusal. Nang pagharap ko ay nakaluhod na si Drake at may singsing na hawak sa isang kamay niya. Kung ako ay nahiiyak na dahil hindi ko alam ito, siya naman ay bakas ang kaba sa mukha niya nang makita niya ang reaksyon ko. Oh, what is this all about, Drake? Naiiyak kong tanong. Kaya pumungay ang mga mata niya at nagsalita. He looks like he's proposing to me dahil may hawak siyang singsing. I'm sorry if I didn't answer you that night, wife. I wanted to be special when I confessed my love to you. Anya at muling nagpatuloy. Samantha De Silva, I love you. Even though you're my secret, you're the secret that I want to reveal, wife. You're my best secret.